magkakaroon na ng elevator sa Kalawakan sa taong 2045. Gagana kaya? Ano kaya ang itsura nga nito at paano kaya ito gagana? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Isipin mo, nasa planetang Mars ka na pagkatapos nakalimutan mo ang kotse mo sa ating Earth at gusto mo itong dalhin sa planetang Mars. Pero bago mo gawin yan, ay dapat mo munang isipin kung gaano kamahal ang one-way trip dito. Lingid sa iyong kaalaman, nagagastos ka ng $40 million para sa isang biyahe patungo sa Mars. Ang laki no? Pero bakit kaya? Ito ay dahil space rocket lang makakapag-deliver sa iyo nito. At ang biyahe ng space rocket ay napakamahal din. Halimbawa, ang Atlas V na nag-launch sa Kalawakan ay inabot ang gastos ng $160 million. Ganun pa man, ay walang sapat na kwarto ang mga rocket dahil ang loob ng rocket ay binubuo lamang halos ng fuel compartment. At kung merong spaceman dito ay napakaliit lamang. Sa kabila nito, matagal lang pinag-iisipan ng mga siyentipiko kung paano nga nila papalitan ng missiles para magkasya o makapag-deliver ng mga cargo sa Kalawakan nang hindi na gastos na malaki. At ang isa nga sa kanilang sagot para dito ay ang space elevator. Pero paano kaya ito? Isa itong elevator na meron taas na 20,000 miles mula sa ating mundo na may kakayahang dalhin ka sa ating orbit. Ang kailangan mo lang gawin dito ay pindutin lamang ang up button. Astig, di ba? Pero ganun pa man, hindi na nga nakapagtataka na napakamahal magpagawa nito. Pero kapag nangyari ito, ay isa nga itong malaking kapakinabangan sa mga tao. At ito rin ang tulay para lubos maunawaan ng mga tao ang tunay na itsura ng Kalawakan. Pero bago tayo maging excited, itignan muna natin sa video na ito kung ano-anong mangyayari kapag ginawa ito at paano ito mangyayari. At gaano tayo kataas ihahatid ng space elevator sa Kalawakan. Ang ibig sabihin ng orbiting ay ito ay ang pag-ikot ng isang physical na katawan sa isa pang katawan. Kaya kung katawan ang iikot sa mundo, ay kailangan muna nating maunawaan ang planet's gravitational pull. At kailangan din ipaparehas tayo sa ikot ng mundo para hindi tayo mahulog. At para sa layuning ito, ay gagamit tayo ng rocket na may makinang base dapat sa combustion reaction. Pero paano kaya ito? Susunugin ng fuel ang oxidizer para masuportahan ito ang reaction. At dahil dito, mabubuo ang gas at pagkatapos ang gas ay lalabas sa nozzle. At pagkatapos nito, lilipad na nga ang rocket. Ganun pa man, daan-daan toneladang fuel ang kinakailangan para dito. At talaga namang napakamahal ng gastos kung iisipin. Pero sa kabila nito, kaya ba talaga ng space elevator na labanan ng gravity? Para magawa ito ay napakasimple lang. Meron itong apat na parte para magawa. At ito, ang base, ang cable, ang climber, at ang counterweight. Ang base, dito nakakabit ang kable at nakakabit naman ito sa ibaba ng ating mundo. At sa tulong nito ay may tataas ang mga cargo. At ang climber naman ay itong gumagalaw na parte ng elevator. At ang ganitong elevator, hindi na kailangan ng mga maraming fuel para gumana. At ang counterweight naman, ito magsisilbing space station. At ang cable naman ay ang siyang magiging daan para maiangat ang bawat cargo mula sa ibabaw ng mundo papunta sa Kalawakan. Pero ang malaking katanungan ng mga siyentipiko ay anong uri ng cable ang kanilang gagamitin para dito. Dapat ang cable nilang gagamitin ay napakatibay na kayang tumagal sa napakalakas na hangin, napakatinding pressure at paiba-ibang temperatura at higit sa lahat sa radiations. Dagdag pa, iniisipan ng mga siyentipiko kung anong elemento ang kanilang gagamitin para mapagana ang space elevator na mayroong taas na 20,000 miles. Ganun pa man, wala pang sapat na materyales para dito, gaya ng graphene, Kevlar, o kahit napakatibay na carbon fiber polymer na nag-aangat ng mga heavy equipment, ay wala pa. Sa kabila nito, sabihin na nga natin na kompleto na mga materyales na ito, pero mayroon pa rin malaking problema. Yun ay ang paano kung maputol o mapunit ang kable. Dalawang bagay lang ang papwedeng mangyari. Una, babagsak o guguho ang elevator sa mundo. At ang ikalawa naman ay habang buhay na ito sa Kalawakan at babanggain ito ang kahit anong bagay na madaanan niya sa Kalawakan. Ganun pa man, ay mayroong solusyon ng mga siyentipiko para dito. At ito, kanilang gagamitin ang buwan. Pero paano? Ang sabi ni Zipier Pinoyre mula sa isang university ng Cambridge ng UK at Emily Sanford mula naman Columbia University ay pwede raw maglagay ng base sa ibabaw ng buwan. At ang kable nga nito ay nakakalawit o nakakabit naman sa ibabaw ng ating mundo. Mas madali ito dahil ang gravity ng buwan ay 6 na beses na mas mahina at ang ikot nito ay 30 na beses na mas mabagal kumpara sa ikot ng ating mundo. At ang ibig sabihin lang nito, kung magawa man ito, hindi gaanong apektado ang space elevator sa matinding puwersa ng Kalawakan. Dagdag pa dito, ang ating buwan ay mas malapit sa Lagrange Point. Ang Lagrange Point ay isang lokasyon sa space kung saan ito ang bumabalanse sa gravitational force ng ating mundo at buwan.
At dahil dito lahat ng bagay na ipapadala o isasakay sa elevator ay magdudulot ng napakalakas na pressure. Ganun pa man, ay meron na namang solusyon ang mga siyentipiko para dito. At ito ay hindi dapat i-point to point ang cable sa buwan at mundo. Mas mainamaan niya na magkaroon ng space station sa geostationary orbit ng Earth. Ito'y para hindi gaanong matindi ang pressure sa elevator at sa mga sakay nito. Sa makatuwid ay parang trend lang ito. Merong station na titigilan. Ganun pa man, para magawa ito, kinakailangan muna ng napakaraming test at billion dolyar para sa pondo. Sa tingin mo, gagana kaya ito? Pero teka muna, meron pang ibang solusyon para dito. At ito, ang Skyhook. Ang ideyang ito ay isang satellite na umiikot na may kaakibat na mahabang cable sa gilid at may cling cable naman sa kabila para sa pagbalanse. Ang Skyhook din ay walang base at hindi ito nakatayo sa ibabaw ng mundo. Pero paano kaya ito mangyayari? Para magawa ito, ay kailangan ulit ng rocket para maabot ang hook ng skyrocket at para maikalawit ito. Mas mura ito ng bahagya kumpara sa mga naunang proyekto. Yunun pa man, ang Skyhook ay hindi lang para makapag-hook ng cargo. May kakayahan din ito na kunin ang spaceship na lumilipad sa atmosphere ng mundo at itapon ito sa napakabilis na paraan. Pero kapag ginawa ito, ay baka matamaan ito ang mga debris o basura sa kalawakan. At ang sabi ng European Space Agency ay mayroong halos 2 milyong object na may iba't ibang hugis at sukat ang umiikot sa ating mundo. At umiikot ang mga ito sa bilis na 8 km per seconds. At kahit maliit na debris ay kayang magdulot ng napakalakas na impact. At kahit palinisin natin ang space ay hindi pa rin pa pwedeng mangyari ang Skyhook dahil marami nga itong pagdadaanan bago pa ito makapag-deliver ng mga cargo. At malaki pa nga ang tsansa na bumababa ang lipad nito at bumagsak ito sa ibabaw ng ating mundo. Pero ayon na naman sa isang suggestion ng siyentipiko, ay papwede naman daw gumawa ng panibagong hook sa planetang Mars. Dahil anya, malaki ang tsansa ng spaceship na makapunta ng mabilis sa Mars sa pamamagitan ng hook at tirador. At kapag gumana nga ito, ay masasakop na nga ng mga tao ang Mars. O diba? Astig nun. Pero ang problema sa Mars ay wala ditong minerals at nuclear materials. At wala pa nga itong solar power at wind power. Kaya naman, mahihirapan tayong magdala ng mga gamit doon galing sa ating mundo. Pero huwag ka mag-alala dahil meron pang isang paraan. At ito ay sa tulong ng iba't ibang planeta. Pero paano? Ito ay ang paglalagay natin ng hook sa bawat planeta. Pero masyado na nga itong imposible, no? Ganun pa man, sa kabilang banda, sabi ng Tokyo-based Global Construction Company na Obayashi Corporation ay magtatayo sila ng kauna-unahang space elevator sa taong 2050. At ang sabi naman ng China ay gagawa rin sila ng space elevator ng mas maaga. At ito ay sa taong 2045 na. Ikaw, anong palagay mo sa ating paksang ito? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.